Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaso ng binugbog na gwardyang si Jomar Pajares at ang anak ng congressman na si board member Kurt Tevez. Hanggang sa ngayon ay wala pang lakas ng loob magpakita sa publiko ang anak ni Negros Oriental 3rd District Representatives Arnie Tevez na si board member Kurt Tevez na matatandaang ng bugbog ng isang security guard sa BF Homes Paranaque. Dahil dito ay ang kapatid na lamang ni Kurt na si Axel Tevez ang naglakas ng loob na humingi ng patawad sa biktima na si Jomar Pajares na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa kanyang trabaho dahil sa takot na nararamdaman niya matapos ang insidente. Ayon kay Axel Tevez, gusto daw ni Kurt na makipagkita ng personal kay Jomar Pajares upang personal na humingi ng patawad. Subalit hindi naman malaman kung papayag ang security guard na si Jomar Pajares dahil matatandaan na sinabihan din ito noon ng sospek na makikipag-usap lamang ngunit sa huli ay sinaktan lamang siya nito. Hihingi po kami ng patawad sa lahat ng pagkakamali ng brother ko. Yung brother ko po mismo ang kakausap sa'yo. Sasamahan ko, ani Axel Tevez. In behalf of my family and my brother Kurt, I want you to know na willing kami na kumausap sa'yo ng maayos, kung saan mo gusto, tapos isama mo kung sino ka komportable. Dagdag pa niya. Sang-ayon naman si Axel na mali ang ginawa ng kanyang kapatid. Handa din naman daw makipag-usap ang Homeowners Association ng nasabing subdivision na pinagtatrabahuan ng biktima, ngunit hindi pa daw sa ngayon. Magandang move sa kanila kung ipakita nila yung ganoon. Siyempre sa ngayon kasi masyadong ano pa yung gwardya, traumatized, so siguro some other time, hindi pa ngayon. Ayon kay Attorney Delphin si Papo Jr., Chairman ng Legal Committee ng BFF-HAI. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!